Magandang araw mga katribo at welcome sa Usapang OFW. Ako ho si Chingby Fernandez, wala si Rafi kasi nasa Isabela siya for a coverage at wala rin ho ang ating editor and co-host na si John Dodson dahil meron po siyang commitment. Magandang araw din sa Japan, good afternoon pala. Magandang hapon sa Hong Kong, marami ho tayong mga kaibigan dyan. Magandang umaga sa UAE. Magandang umaga sa Saudi Arabia. Hello, Israel. At saka, hello, Milan. We'll be right back. This break is brought to you by Angkas, Beat the Traffic, Bayad Center, Hashtag Bigger Better Younger Bayad, and you can buy it all. Globe, Atin ang Mundo, Meralco, ang liwanag ng bukas. SM, we've got it all for you. Smart, live more today. Union Bank, it starts with you. Infuse yourself with the knowledge needed to hone your business skills. Business Sense, a show where we engage with entrepreneurs, startups, and MSMEs in meaningful discussions on business growth and current marketing trends. Airs every Monday, 10 a.m., only on Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now on YouTube. Tune in to Daily Tribune's show aimed at addressing the needs and problems of our OFWs from different corners of the globe. Hear about their plights and success stories every Tuesday and Thursday, 3 p.m. only on Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now on YouTube. Straight Talk dives deep into pressing issues of leadership, politics, business, and more. Engage in insightful conversations with industry shakers, government leaders, and trailblazers every Wednesday at 10 a.m. only here on Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now on YouTube. At magandang araw ho ulit dahil ako'y solo. So simulan na ho natin ang usapan. By the way ho, I'd like to greet and thank the professors and the deans of USC. Nanggaling ho kami dyan kanina. Napakainit, pero napakainit din ho ng kanilang pagsalubong sa atin. So maraming salamat, ma'am, assistant dean. Timbang yung lahat ng nasa CTHM, yung nasa BSBA, at saka po yung nasa fine arts. Hindi fine arts, arts and letters. Ayan. So, thank you so much for meeting with us at hopefully makapagtulungan ho tayo. So, simulan natin. Ang Rotary Club of Bagong Bayan Manila, Bagong Bayan ba is Manila, ay meron hong in-acknowledge na ni-recognize na 10 outstanding overseas Filipino workers for the year 2024 and 2025. So, ang 10 hong iyan ay kanilang in-honor noong 11 April. Medyo matagal na, pero sila ho yung, eto ho yung mga 10 na kanilang ni-recognize as outstanding OFWs. So, nandiyan ho, of course, nandun yung kanilang present and current president, present and past president rather, na nagbigay ng recognition dun sa ating mga OFW. So, yung 10 ho na nakatanggap ng awards ay sina, hindi ko alam kung hindi ko makita. Si Rodel Nascenseno, aka Coco Martin. Yan ba yung ano? Hindi siguro naman yung artista yan, di ba? Siya ho ay worker in Canada and now hari ng Primetime FP. Siya na nga, si Coco Martin. OFW ba siya? Si Dr. Joseph Berlin Juanson, General Manager of Badr Maintenance and Construction sa Kingdom of Bahrain. At ngayon ho ay Board of Regent ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Puro big time to ah. Dating OFW, Dr. Ronald Romero, Head of Logistics at TNT. Yan po ay logistics company, United Arab Emirates, and now Vice President for Academic Affairs at Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Meron ba tayong mga editors na nanggaling dyan? And Captain Rodel Mangaba, Seaman and Master Mariner, and now Panel of Examiner Marina for Major Minor Patrons and Boat Captains. Kasama ho sa mga in-honor ng mga OFW ay si Evelyn Refugio, nurse sa United Arab Emirates, si Lea De Guzman, Regional Finance Director ng PT Aluvindo Extrusion of Indonesia and now Chief Finance Officer of Telecom Maykawayan, siguro local telecommunications company yan. Hope Francisco, Cost Accountant of Polytech Maintenance and Industrial Operations Company, baka ho mga kaibigan niya yan, Kingdom of Saudi Arabia. At ngayon ho ay Assistant Finance Manager of Allied Consult, Eco Solution Corporation. At ang isa pa ho ay si Engineer Cipriano Abdon, Meteorology Engineer of Precision Measurement Equipment Laboratory sa Kuwait,
at ngayon ho ay president ng Asian Electrosystems Corporation. So, ang isa pa ho na outstanding OFW ay si Captain Gerald Flora. Magagaling nyo ah. Seaman and Master Mariner and now Master of IMS Japan Chemical Tanker Vessel. And Roselier Martinez, Auto Mechanic Supervisor of Micron Precision Tooling Limited, Thailand. And Toyota Motors, UBO Japan. Na ngayon ho ay nagpapatakbo na ng kanyang two-wheel and four-wheel cars business. Wow. Okay. So, yan ho ang ating mga OFW. At makikita nyo talaga na nagsisimula sila from the bottom. They rise from the ranks, yes. At dahil sa kanilang pagsisikap at determinasyon, makikita nyo ho dito sa 10 inaward na ito ng Rotary Club of Bagong Bayan, Manila. Na talagang yung mga nagsimula sa maliit ay pwede hong lumaki. As evidenced by these 10 OFWs recognized by the Rotary Club of Bagong Bayan, Manila. So congratulations sa inyo kung kakilala nyo yung mga yan. We are so proud of you. So siguro ho, hindi lang basta proud. Baka naman may blowout dyan sa inyong mga pamilya. So ayan ho, baka may mga susunod pa dahil ngayon Mayo pa lang. So I'm sure marami pa hong mga recognition and awarding na mangyayari para sa ating mga OFW na karamihan naman nandito na rin sa Pilipinas dahil they have already made it overseas. So yung karamihan ho dyan or yung iba dyan, they decided to pay it forward or give back. So umuwi sila, dinadala yung technology at saka yung kanilang mga naipon para magtayo ng business or sumama sa mga established na business para makapag-create sila ng maraming trabaho, makatulong sa pag-create ng maraming trabaho, at the same time, makapag-transfer ng technology kung ano may natutunan nila sa abroad para dun sa ating mga nanditong kababayan. Ayan ho, so congratulations again. And congratulations also to Rotary Club of Bagong Bayan, Manila for recognizing yung mga pagsusumikap at mga tagumpay ng ating mga overseas Filipino workers. So talaga hong something to emulate at dapat tularan ng mga kabataan ngayon. Pati ng mga katulad natin na hanggang ngayon nagtatrabaho at naghahanap pa rin ng siguro still looking for that certain tagumpay sa ating buhay as a bilang self-accomplishment at saka self-worth. Ayan. So in the meantime ho, si Rafi ay wala. So hindi pwede ba natin siyang tawagan over the phone just to give us an idea kung ano nangyayari sa Isabela kasi meron dong festival na inatendan niya. At the same time, makakasama rin ho natin yung ating reporter sa DMW at saka sa airport para bigyan tayo ng feel kung ano ho nangyayari ngayon sa DMW dahil meron daw 61 OFWs na pauwi at saka sa airport naman ho kung nagsisidatingan na ba para magbakasyon yung ating mga OFW dahil medyo mainit ho dito pero ang sabi ng PAGASA ay malapit ng lumamig. So kung kayo ho ay naka-schedule na magbakasyon, maybe it's about time habang wala pa hong bagyo dahil sabi nila yung La Niña naman para makapunta pa kayo dun sa ating magagandang beaches katulad ng Boracay, sa Siargao if you are into surfing, of course sa Pangasinan at meron din ho dyan diving sa Batangas. Meantime, tuloyin ho natin dahil nandito na rin lang tayo. Truce na raw ho ang Hamas. Pero we have yet to see kung yung truce na ino-offer ng Hamas is something na dapat talagang tanggapin ng Israel. Kasi alam nyo naman ho, basta ang terorista, hindi nyo ho yan mapagkakatiwalaan. So, hindi naman ho ako nag-invento dito, pero alam natin, basta terorista, talagang hindi na pagkakatiwalaan. So as I said, tingnan ho natin kung magkakaroon ng truce between the terorista at saka ho ang Israel. Dahil ang pagkakaalam natin ay yung mga nasa Rafah ay pinapag-evacuate ng Israel for a possible incursion. Ayan ho. So ang ating mga OFW na nasa Israel ay meron din hong voluntary repatriation in place. And ang sabi ho ng Department of Migrant Workers, merong 61 OFW na parating dito sa Pilipinas dahil nag-avail na sila noong kanilang voluntary repatriation. Siguro na-realize nila na mahirap talaga mag-stay doon dahil medyo protracted yung ginagawang cleansing ng mga terorista ng Israel. Kaya naisip na rin nilang umuwi. So far, there are 463 OFWs from Israel who have availed of the voluntary repatriation. So kung kayo ho ay may mga kamag-anak na nasa Israel at sa feeling ninyo ay
hindi kayo nakakatulog, wala kayong peace of mind dahil alam nyo na anytime pwede magkaroon ng gulo or merong mga attacks doon sa Israel. Kung meron naman na ho kayong enough na puhunan or hindi nyo naman na kailangan masyadong maraming pera at pwede kayong gumawa ng maliit na business dito, baka ho gusto ninyong pauwiin na lang yung inyong mga kamag-anak na nandoon sa Israel para dito na lang muna sa Pilipinas habang merong kaguluhan dyan sa area na yan ng Palestinian area at saka ho dyan sa Israel. So, we'll pause for a short break. And this break is brought to you by Angkas, Beat the Traffic, Bayad Center, Hashtag Bigger Better Younger Bayad, and you can buy it all. Globe, Atin ang Mundo, Meralco, ang liwanag ng bukas. SM, we've got it all for you. Smart, live more today. Union Bank, it starts with you. Infuse yourself with the knowledge needed to hone your business skills. Business Sense, a show where we engage with entrepreneurs, startups, and MSMEs in meaningful discussions on business growth and current marketing trends. Airs every Monday, 10 a.m. only on Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now on YouTube. Tune in to Daily Tribune's show aimed at addressing the needs and problems of our OFWs from different corners of the globe. Hear about their plights and success stories every Tuesday and Thursday, 3 p.m. only on Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now on YouTube. Straight Talk dives deep into pressing issues of leadership, politics, business, and more. Engage in insightful conversations with industry shakers, government leaders, and trailblazers every Wednesday at 10 a.m. only here on Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. So, as I said, kinukontakt ko natin ating mga reporters doon sa DMW, sa airport at saka sa Isabela, ang ating chief of reporter, para magbigay ho ng update doon sa kanilang mga kanya-kanyang beat. But in the meantime, ang sabi ho ng DMW ay meron daw hiring ang South Korea, mga caregivers, no? Pero ang caution ho namin dito sa ganitong mga hiring, ay pumunta kayo sa DMW to verify kung meron na hong naka-approve na job order. Kasi ho, kung wala at sabihin na nagpupulang sila, wag ho muna kayong mag-a-apply. Kasi this is a... excuse me. Can you pause for a break? And this break is brought to you by Angkas, Beat the Traffic, Bayad Center, Hashtag Bigger Better Younger Bayad, and you can buy it all. Globe, Atin ang Mundo, Meralco, ang liwanag ng bukas. SM, we've got it all for you. Smart, live more today. Union Bank, it starts with you. Okay, marami hong salamat. I'm sorry, marami hong nakakaalala sa ating usapang OFW, kaya sabi ho nila pag kayo na hindi nakakahingat, nauubo ng nauubo, marami daw nag-aalala sa inyo. So marami yung salamat sa lahat na nag-aalala at saka nakakaisip sa usapang OFW. Ito naman ho ang sabi ng Department of Migrant Workers. Meron daw hong programa ang Korean government para tulungan yung mga malalaki ang income na pamilya na wala masyadong support sa pag-aalaga ng kanilang mga naiiwanan sa bahay. So for example, yung mga babies o yung po mga nagbubuntis na hindi nila alam kung paano aalagaan yung kanilang mga anak o yung kanilang maiiwanan na babies. So meron hong program ang Korean government to assist yung mga ganitong pamilyang Korean families na nangangailangan ng support. So obviously, meron ho silang government to government recruitment na ginagawa ngayon. Ito ho ay galing sa Department of Migrant Workers. So, ang sa amin lang hong caution is make sure na sa Department of Migrant Workers lang ho kayo nakikipag-usap. Huwag ho kayo makikipag-usap sa mga ahente or middleman dahil hindi naman ho ito binibigay sa recruitment agency. Ang sabi ho dito ng DMW is this is a government to government process.
and online registration will be open from May 9 to 10. Ayan, malapit na ho pala. So, yung online registration ay mag-open ho from May 9 to 10. So, ang dapat hong tingnan ninyo ay yung website siguro ng DMW kasi posibleng may link yon doon sa mga gustong mag-apply para dito sa special program ng Korea for carers, mga caregivers, para doon sa mga double income families na nasa Korea. Anyway, andito na ho ang aming chief of reporter, si Rafi, na nasa Isabela to give us a report of what's going on sa Isabela. Isabela ba yan, Rafi? Yes. Yes, Catherine Bung Chingbi. Andito tayo ngayon sa sa Ilagan City, Isabela. At ginagawa nga dito, o ginaganap dito ang Mamanggi Festival. Mamanggi means corn farmers. Bali, itong festival na ito ay ang pagkilala, pagbibigay ng pagkilala nga sa kanilang mga corn farmers na nagbibigay sa kanila ng malaking revenue sa probinsya, lalo particular na sa Ilagan City. Bali nga, sa isang press conference nga ay binanggit pa ni Mayor Jose Marie Diaz na isang Thai conglomerate na Charyon Pokpan Group Company Limited ang magbibigay ng 1.8 billion investments sa Ilagan City para sa pagpapagawa ng pinakamalaking animal feeds milling facility dito sa bandang northern part ng Pilipinas. So, in 2 months time, sisimula na ang construction ito at ito ang, yun nga, magiging pinakamalaking feed mill sa Northern Luzon at dahil meron na ring mill ang nasabing conglomerate, Thai conglomerate sa Central Luzon na nasa Pampanga. Ang City of Ilagan naman ay kilala bilang corn capital of the Philippines, kaya makakapag-produce sakto dahil dito nga gagawin yung milling facility para sa mga feeds. Dahil yung binoproduce nilang corn is good for animal feeds. Ang average production ng quality corn ng Ilagan City ay 200,000 metric tons per year na nanggagaling sa kanilang 33,500 hectares ng lupain, taniman ng mga mais. Bali, bukod pa dyan, ma'am, magtatayo rin dito ng isang solar power farm. Solar farm. Bali, ito rin yung last year pa ito napirmahan at nabigyan ng go signal ng Department of Energy at sinasabing magbibigay ng 5,000 jobs para sa mga Ilagenyos at saka sa mga karatig na bayan ng Isabela. Dahil hindi kakayanin nga, sabi ni Mayor, na mag-produce ng ganong kalaking 5,000 na workforce, kaya open ito para sa mga karating probinsya ng Isabela o kahit maging sa kung saan man sa Cagayan Region. The solar farm is inside sa isang 400-hectare land. Tapos na daw ang documentation process nito at sisimulan na ito. Ang solar farm na ito ay sa pagitan ng San Ignacio Energy Resources Development Corporation at French-owned Total Eren. Nagpirmahan na sila noong December 2022 para sa development for the Isabela project. Bukod pa rito naman ay supply chain din, magkakaroon din ng supply chain facility ang Isabela City sa pagitan ng kanilang memorandum of agreement with Igloo Philippines. Bali, ito yung kinakailangan talaga ng mga probinsyang nagpo-produce ng mga agricultural products dahil piniprevent nito ang pagkasira ng mga halimbawa ng sibuyas, ng mga gulay, ng kamatis dahil kapag nagsobra naman sila kasi ng production, yung karamihan sa mga pinoproduce nila nasisira at nakikita naman natin sa mga balita sa mga lumipas na talagang kahit yung mga sibuyas, kamatis naitatapo na lang dahil nga wala silang cold storage facility. Okay. Bukod dito ang yes ma'am. Go ahead. Ang mga yes, ang kasalukuyang mga products manufacturing firms na nandito sa Isabela ay ang Coca-Cola Beverages Philippines, Sagittarian Agricultural Philippines, Mr. Mu,
Dairy Product Corporation, Arpamax Food, Beverages, at iba pa. Yes, balik sa iyo. Okay. Rafi, meron lang tayong gustong itanong na konti, no? Dahil isa sa pinakamalaking producer ang Isabela ng corn feeds, right? Yes. So, meron bang impact ang El Nino dyan sa farm production dyan? Yes. Yan nga yung magandang balita na sinabi ni Mayor Diaz na hindi sila gaanong naapektuhan ng El Nino kasi nga na-prevent na nila ito. Balik, November pa lang last year ay nagtanim na daw sila at bago pa naman mag-umpisa ang, or bago ang concept ng El Nino phenomenon ay nakapag-harvest na sila. So ngayon, makikita natin na ang mga lands nila doon ay mga wala nang tanim na corn dahil na-harvest na at hindi sila apektado. Although, may mga ibang farmers na iba ang tanim, yung mga ibang agricultural crops ang naapektuhan talaga. Meron at meron pa rin. Kaya ang ginawa ng ni Mayor Diaz ay nagpalabas ng pondo para sila naman ay matulungan sa mga nasira nilang mga pananim. Mm-hmm. So, dineclare ba yan na state of emergency para makatulungan yung mga naapektuhan ng mga pananim? Hindi rin daw nila kailangan ng maglabas ng budget para sa state of emergency dahil sapat naman ang kanilang pondo para matulungan ang kanilang mga farmers. Galing naman ni Mayor, no? Another question, yung solar power farm. So, paano mag-i-impact yun sa presyo ng kuryente at saka yung stability at sustainability ng power dun sa area? Kasi napansin natin, maraming manufacturing companies na dyan naka-station sa Isabela, sa Ilagan. Yes po, makakatipid yun nga sa pagtatayo nitong solar farm, ay sinasabi ni Mayor Diaz na makakatipid sa kuryente ang lahat ng mga Ilagenios, pati ang mga manufacturing firms na nag-ooperate dito. Kasi sa kasalukuyan daw, ayon sa kanya, 19 per pesos per megawatt ang binabayaran dito. So, bababa pa ito sa inaano niya na 6 to 8 pesos na lang ang magiging consume, ang babayaran ng mga tao dito. Galing. Pero kailan yan? Ng solar farm. Kailan in yan? In 2 years, 2025 daw po, pwede ng last quarter ng 2025 ay pwede na itong maumpisahan at operational na yun. So next year na yan? Yes po, next. Oo. Itong cold storage na igloo. Ano naman ang magiging impact nito? Of course, they provide the storage. Pero gaano kalaki ang magiging tulong nito doon sa greater area ng Isabela at saka yung mga kalapit probinsya para mabawasan yung tapon, 'di ba? Yung nasisira na mga produce during harvest season lalo na kapag may surplus. Yes po. Yun lang po, sabi ni Mayor Diaz, na kapag may surplus, ay makakatulong nga ito para sa maimbak ang kanilang mga produce. Dahil masking ang mga katabing cities, which is Cagayan City and other municipalities, ay makikinabang dito dahil pwede dito maimbak yung kanilang mga produce. Kasi bukod sa mais naman, kapag tapos na ng harvesting season, and pinagtatanim ng local government ng ibang crops, ang mga ang mga farmers para hindi sila mawalan ng pagkakakitaan. Halimbawa, ang palaya, ang sibuyas, at mga kamatis, meron pa siyang binanggit na isang gulay na talagang yaan bukod din sa corn, di ba? Meron din dito ang tobacco, pero ngayon yung tobacco planting mangilan-ngilan na lang kaya mas inihikayat nila na ang mga farmers dito ay magtanim nga ng gulay kasi meron naman ng facility na itatayo para pag-imbakan na kanilang mga produkto. So with the construction of igloo, di ba? Magko-construct ang igloo, di ba? So ilang percentage ng surplus ng produce ang maaari nilang ma-accommodate na ngayon ay natatapon dahil nga nasisira sa kakulangan ng storage? Ibabalikan kita dyan sa informasyon na yan at maaari nating maitanong yan kay Mayor Diaz. Alright. So, meron ka ba bang pwedeng ibalita sa amin tungkol dyan sa festival? Meron bang kasayahan dyan? Sayaw? Meron bang water? Kasi ito at hanggang Sabado ito, meron pang street dance competition. Kagabi ay natapos na ang Binibining Ilagan
binibining ilagan, beauty pageant, at yun nga, inirang ng nanalo dito at galing sa isang barangay. And then may na, sa mga susunod na araw, mamayang gabi ay ano naman, barangay night ang gagawin nila, featuring yung mga comedians dyan sa Manila. At magtatapos ang Mamanggi Festival sa Sabado. Ayan, so siguro bigyan mo kami ng picture nung or video nung nanalong binibining ilagan para naman makita ng buong Pilipinas kung gaano kagaganda yung mga nasa Ilagan, Isabela. So, okay, thank you. That's Rafi Ayeng, straight from Ilagan, Isabela. Maraming salamat. Maraming salamat. We'll pause for a break. And this break is brought to you by Angkas, Beat the Traffic, Bayad Center, Hashtag Bigger Better Younger Bayad, and You Can Buy It All. Globe, Atin Ang Mundo, Meralco, Ang Liwanag ng Bukas. SM, we've got it all for you. Smart, live more today. Union Bank, it starts with you. Infuse yourself with the knowledge needed to hone your business skills. Business Sense, a show where we engage with entrepreneurs, startups, and MSMEs in meaningful discussions on business growth and current marketing trends. Airs every Monday, 10 a.m. only on Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now on YouTube. Tune in to Daily Tribune's show aimed at addressing the needs and problems of our OFWs from different corners of the globe. Hear about their plights and success stories every Tuesday and Thursday, 3 p.m. only on Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now on YouTube. Straight Talk dives deep into pressing issues of leadership, politics, business, and more. Engage in insightful conversations with industry shakers, government leaders, and trailblazers every Wednesday at 10 a.m. only here on Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. At tayo ay nagbabalik. Ang kasama naman natin ngayon ay ating reporter na naka-assign sa NAIA Airport, si Anthony Ching. Anthony, are you there? Yes, ma'am. Good afternoon. Hi. Po, Ma'am Ching Lee. Yes. So, manghihingi sana kami ng report tungkol sa in and out ng ating mga pasahero dyan sa airport. At the same time, meron bang update tungkol dun sa nangyaring lot fire? Naayos na ba yung 19 na vehicles na supposedly ay sinagot ng insurance at na-identify? Yes, ma'am. Bali sa ngayon po, ang update po ng MIAA regarding po sa yung grass fire na nangyari, bali yung 14 na involved na may-ari ng mga sasakyan sa sunog ay nakipagdayan na po sa concessionaire nga po nung parking area. Then yung regarding naman po yung sa ninang, hindi pa po nagbibigay ng final report yung Bureau of Fire Protection. Yun po yung ano nila. Bali nagkausap, basta ang sabi po ng MIAA, yung may-ari po ng mga sasakyan, 14 po sa kanila, nakausap na po yung may-ari ng parking lot sa NAIA Terminal 3 po. So meron pang 5 nawawala. Yes, ma'am. And bali kinukumpleto pa rin po ng may-ari yung proof na sila po talaga yung may-ari ng sasakyan. At the same time, paano naman yung cause of fire? Gaano katagal? Yung sa cause of fire po, ma'am, wala pa pong final na report daw binibigay ang Bureau of Fire Protection sa Pasay. Dahil inaanam po nga nila, dahil mahirap nga po nga nila, dahil una sa lahat po kasi, 4 po yung tinitignan nila ang gulo na pagkasunog. Isa po, sinasabi po nila kasi meron daw nakitang isang sasakyan na yung mismong yung ilalim daw, parang doon po may nagsimulang nag-usok. So, ang tendency po noon, baka may nag-ano po daw po ng sigarilyo doon sa ilalim, then yun na naging cause ng ano. And yung isang angulo naman po na tinitignan is yung mga nakapag-iwan ng mga alcohol sa loob ng sasakyan, flammable. Yung mga flammable materials. And yung pangatlo po is yung tungkol po sa yung mga lumang power bank na naiiwan sa loob ng sasakyan na nagiging cause din ng pagsabog na to pag sa umano yung sobrang init ng temperature doon sa loob ng sasakyan po. Itong 61 na sinasabing pauwi, meron na bang bulletin ang airport kung kailan sila magsisidatingan at anong flight?
Wala pa po, ma'am, yung sa 61 po na pasahero. Galing Israel. Wala pa po si ma'am. Yes, ma'am. Kumusta ang in and out of passengers? Wala bang brownout dyan? Since Labor Day po, ma'am, since May 1 hanggang ngayong May 6 po, nakatala po ang MIA na sa international flight po, both domestic and arrival and departure, umabot na po sa 362,299. Then yung domestic flight naman po is 442,526 po. So yung sa international flight po, compared to last year na same period po, tumaas po ngayon ng 11% ang dami ng umaalis at dumarating sa bansa. Pagdating naman po sa domestic, tumaas po tayo ng 6.15%. Question, alam ba nila kung ilan ang OFW dyan na umalis? Sa... ma'am, dito po wala po silang magiging ano ng talaan ng OFW dahil pagka umaano nga po kasi is wala naman po sila ano nung ano ng dol ng OWA or ng DMW regarding po sa lista, ano, wala naman po binibigay sa kanila. Okay, so brownout. Wala ba kayo rotational brownout? Ano pero kahit ano naman po, ganun yung ano ng pasahero, manageable naman po dito sa airport, pero patuloy pa rin po sinasabi ng pamunuan ng NAIA na lalo-lalo na yung mga gagamit po sa NAIA Terminal 3 na agahan nila yung pagpunta sa ano dahil mas marami pong flight sa Terminal 3 compared po sa Terminal 1. Para po hindi po sila mag-hold sa oras. Then regarding naman po sa pila sa immigration, pag nagkakasabay-sabay po yung flight, medyo ma-observe po yung haba ng pila pero less than an hour, nauubos din naman po kagad yung, ano, yung pila sa immigration. So hindi dapat matakot na umuwi na ganun pa rin kahaba ang pila. Ngayon, as mas efficient. Hindi na po, lalo na po yung mga Pilipino po dahil ngayon po yung ginawa po nila upgrade sa e-gates na yung tinanggal po nila yung sticker na ano, mas napabilis din po yung proseso ng mga Pilipino na dadaan sa e-gates po. How about yung ating kabubukas lang na lounge for OFWs? Kumusta naman ang feedback Sa lounge naman po, okay naman po, pero hindi naman po napupuno yung ano dito sa Terminal 1 dahil kaya nga sabi nga po na ano, mas marami pa po rin pong sumasakay sa Terminal 3 dahil halos karamihan po ng budget flight, budget airline na sa Terminal 3 po. Pero then OSW lounge, ongoing na po dahil nung kailan po na bumisita si Speaker Romualdez doon, meron pong inilalaan na mas malaki daw pong area para po sa gagawing OFW lounge. Compare po yung dating na pagkasunduan na medyo maliit po. I see. So mas lalakihan nila ang Terminal 3 kaysa Terminal 1 dahil yes, mas maraming... Dahil, ano nga po kasi, mas ano daw po daw, mas maraming OFW na dumadating doon tsaka maalis. Ayan. So... Maraming salamat, Anthony Ching. Siya ho ang ating reporter sa Manila International Airport. Ninoy Aquino, International Airport. We'll pause for a short break. And this break is brought to you by Angkas, Beat the Traffic, Bayad Center, Hashtag Bigger Better Younger Bayad, and You Can Buy It All. Globe, Atin Ang Mundo, Meralco, Ang Liwanag ng Bukas. SM, we've got it all for you. Smart. Live more today. Union Bank. It starts with you. Infuse yourself with the knowledge needed to hone your business skills. Business Sense, a show where we engage with entrepreneurs, startups, and MSMEs in meaningful discussions on business growth and current marketing trends. Airs every Monday, 10 a.m. only on Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now on YouTube. Tune in to Daily Tribune's show aimed at addressing the needs and problems of our OFWs from different corners of the globe. Hear about their plights and success stories every Tuesday and Thursday, 3 p.m. only on Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now and YouTube. Straight Talk dives deep into pressing issues of leadership, politics, business and more. Engage in insightful conversations with industry shakers, government leaders, and trailblazers every Wednesday at 10 a.m. only here on Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. Ayan ho, wala ho ang ating reporter pa na naka-assign sa Department of Migrant Workers, so hindi ho namin kayo mabigyan ng additional update tungkol dito sa Pinay caregivers na kailangan sa Korea
na in-announce ng Department of Migrant Workers. Pero in fairness ho kay Secretary Leo Kakdak, no, Hans Leo Kakdak, meron ho siya ditong specific announcement na ang recruitment ay government to government. At ang online registration ay mag-open sa May 9 to 10. So, at ang hong mga aplikante ay between ages 24 to 38 years old lang. At kailangan marunong ng Korean language. So, kung kayo hindi marunong, huwag na ho kayo mag-aksaya ng panahon na mag-apply dyan. Kasi sayang lang ho ang inyong panahon. Magpunta na lang kayo sa iba na bansa na hindi nangangailangan ng Korean language. Kasi kasama po yata dyan yung National Certificate Level 2 of Caregiving na dapat in-issue ng TESDA. So, kung kayo ho ay merong mga plano na maging carer, siguro you can start by enrolling sa TESDA. But at the same time, kung ang target ninyo ay Korea, baka ho pwedeng magsimula na rin kayo ng Korean language. Pero kung gusto nyo mabilisan, di mag-TESDA kayo. And then, pagkatapos ng TESDA, maghanap na kayo ng trabaho sa ibang Asian country na legitimate ang inyong magiging trabaho as carer. Meanwhile naman ho, ito ho ang sabi ng papuntang Korea, South Korea, yun ho mga, hindi ho sa North Korea. Yung mga gustong magturista dahil summer vacation is coming, no? Lalo na yung mga eskwela, malapit na, June and July, yan ho ang bakasyon ng mga bata ngayon. Na ang sabi ni Presidente ay sana'y mabago na next year. Sabi niya, walang objection, so there, he sees no reason why hindi pa nang i-implement yan next year. Although ang sabi ng DepEd, they need 3 years. So bahalan ho kayo mag-harmonize niyan para masimulan niyan. Pero kung tatanungin niyo ang usapang OFW, we also prefer the original, the previous calendar na pagpasok ng lahat ng mga bata from elementary to high school to college. Kasi talaga hong nakita ninyo kung gano'ng kainit ang summertime dito sa Pilipinas. So kung sinasabi ng mga nag-advocate sa pagpapalit ng kalendaryo ng pag-aaral, ng pagpasok ng mga bata, ay para in sync tayo sa global educational community, unfortunately, yung weather ho natin does not permit such synchronization. So dapat i-consider yung mga factors na hindi pa makakatulong para tumaas ang standard ng edukasyon ng mga bata. Kasi tingnan niyo ngayon, maraming mga teachers na nagrereklamo. Maraming naka face to face, maraming naka Zoom, naka virtual class. So, umaamin ho yung mga teachers, as I said, galing kami sa UST, na napakababa ng percentage ng absorption kung ano man yung tinuturo kapag naka-Zoom. Kasi marami rin namang umaamin ng mga nanay na lalo na ho nung pandemic na virtual ang klase, sila ho ang nag-aaral, hindi yung mga anak nila. Kaya, tama ho si Presidente, no? Wala ho tayo ditong usapan ng politika. This is about the quality of education at saka convenience ng mga estudyante. Bumalik ho tayo sa original na ang bakasyon natin ay April-May, mga end ng March, tapos na ang klase. Dahil pagdating ng April-May, ayan ho, sobrang init na talaga. Pagdating ng June, okay, may ulan, may bagyo, merong baha. Pero I think that's even more manageable kesa ho yung ganitong init na napaka, for the past month, no, yung April ho, ilang beses nag-cancel ng klase at nagkaroon ng virtual dahil nga napaka-init. Bumalik ho tayo doon sa South Korea, hindi ho natin yan nakakalimutan. So yun hong mga nagtuturis papuntang South Korea, ang sabi ho ng DMW at saka ng embassy, the Korean Visa Application Center in Manila announced that since May 1, they have been accepting applications for tourist visas via mail or post. Ayan ho, pwede na kayong gumamit ng mga logistics. Ibig sabihin parang US Embassy. Hindi nyo na ho kailangan pumila physically doon sa Korean Embassy para kumuha ng visa. Sana ano na lang ho yan, no? Katulad ng iba, parang Europe, parang Schengen visa na lang, no? Yan ho ang ating dream. Sana magkaroon na lang ng United One Visa for the ASEAN countries. So ang ibig kong sabihin, kung kayo ay nagbabalak magpunta sa South Korea, pwede na ho kayong mag-file ng inyong application via mail. Hindi nyo na ho kailangan pumila. So yung mga mahilig kumain ng Korean food at saka mahilig sa K-pop, ayan ho, rejoice. Kasi hindi nyo na ho kailangan magpunta doon at magpakainit at gumising ng maaga. Tumawag na lang ho kayo sa ng taga-logistics and then mail your application. And then makakarating sa inyo yung inyong visa para matuloy yung inyong trip papuntang Korea. So yun ho mga bata. Yun yung mga estudyante nag-graduate with flying colors, di ba? Yung mga nakagraduate, sigurado may blowout chance. So ito ho, probably you can already prepare for your trips overseas and one of the best probably destinations is
eto na, Korea, hindi lang dahil maganda talaga siyang destination, malamig ho doon kasi four seasons sila. So kahit summer, medyo mas malamig kasi sa atin. But at the same time, hindi na ho kayo magpapakahirap para mag-file ng visa dahil pwede hong in the comforts of your home or wherever you are, email nyo lang yung passport mo and your application, padala sa embassy, siguraduhin tamang address, ipadala nyo yung application and all of the requirements, and then just wait for the visa and your passport, and then ergo, pagkatapos ho ng inyong pagka-graduate ng inyong mga anak, or kung kailan kayo nag-schedule ng inyong bakasyon, pwede na ho kayong lumipad papuntang South Korea. And that's it for today sa Usapang OFW. By the way, bago tayo magpaalam, isa lang yung postscript. Parang lumalabas ho na okay naman si General Manager Eric Ines ng MIAA kasi ho maraming mga dating kinks na ngayon ay parang na-address diyan sa International Airport. Considering na napakainit ngayon at ito ho ang sitwasyon, ito ho ang season na palaging may brownout. Saka ito rin ho ang season na nagbabakasyon ang mga tao. Of course, wala pang dumarating yung mga estudyante, pero for the others, katulad ho namin, ang bakasyon season is basically May dahil pwede kang magpunta nga sa mga beaches. Ayan. So, sana ho next Thursday, makausap natin si MIA General Manager Ines. So, probably we can reach out to him and see kung siya'y libre kahit sandali lang over the phone. At yan ho, as I said, ang usapang OFW for today. I'm Chingby Fernandez. Maraming salamat. Till next.